guys are all doing? It's me, Grace. So for today, guys, is I am going to be sharing with you a skincare haul video. So medyo konti na naman yung mga items na binili ko. But then, gusto ko siyang i-share sa inyo, guys, because baka mamaya meron kayong mga product dito na hindi pa na-try or you wanted to try and you want me to do a review. So definitely, I will do for you guys. So ayun, konti lang naman siya, and if napapansin nyo, medyo hindi ako bumibili ng bago makeup lately. It is because I am on a makeup ban. So, feeling ko kasi hindi ko na masyadong nagagamit yung mga makeup ko. And, na-stock up lang sila. Bili ako ng bili, pero ang daming hindi ko na nagagamit. So, medyo nag-avoid muna ako bumili ng makeup ngayon, and I tried investing more on skincare this year. So, parang part yun ng New Year's resolution ko, and it's to invest more on my skincare. Because lately, if you have watched yung aking Derma Roller Do's and Don'ts video, medyo marami akong acne ngayon, or marami akong pimple. So, feeling ko, hindi ko masyado nabibigyan ng halaga or pansin yung skin ko. So, ayun. Very, very random things that I got for myself. And I'm going to start off this video with the one product na makeup. And yun na talaga yung naligaw ko. And I am talking about the Quick Effects No Shine Mattifier. And this is how it looks like. And this is my everyday primer, you guys. And the reason why I got this, it's because naka-sale siya, guys. So, if gumagamit kayo nito, you would know na sobrang mahal na nito ngayon. Wow, makasobra eh, no? Pero mahal na siya from its usual price. So, it's 99 pesos now. So, ngayon, nakita ko siya sa Watson's. And, nakasale siya. It's for only 69 pesos. So, I got myself two! Kasi sobrang laking discount nun, guys. Diba? Kung totoo kasi. And, ayun, ito lang yung binili ko makeup product for myself. I was so proud because ang daming magandang makeup ngayon, pero tinalikuran ko sila lahat or hindi ko sila pinansin, and talagang sabi ko hindi ako bibili ng makeup. So ito lang yung binili ko because medyo mabilis ako makaubos nito because I have oily skin. So next thing naman is for my hair, and I got myself the Firm Silk Vitamin Treatment conditioner, or this is a vitamin treatment. So yeah, ang kinuha kong variant is itong orange, and this is for dry hair, right? Dry rescue. And hindi ko na-expect na magugustuhan ko to. It's because, ewan ko, feeling ko nung binili ko to is parang trial lang if okay pa talaga siya. Pero nung ginamit ko siya for my chemically treated hair is wow, sobrang lambot nga talaga ng hair ko. Plus, okay siyang gamitin together with the conditioner. So, for everyday, ang ginagamit ko is yung conditioner. And then, once a week, ginagamit ko tong vitamin treatment ng Firm Silk. So, okay na okay siyang gamitin. So, ayun, bumili ako. And if I'm not mistaken, this is around 140 or 150. I'm not sure, pero this is how it looks like. Next items naman na kinuha ko for myself are deodorants, and I got myself two. And ang kwento nito, guys, is nauna ko ito talagang bilhin, yung Nivea Extra Whitening Spray. And ito talaga yung aking usually na binibili spray because mas mabilis siyang matuyo. Plus, Nivea talaga, it's really good. Tried and tested ko na to. So, like, every time na merong Nivea summer sale, bumibili ako or nag-hoard talaga ako nito, guys. So, naubusan ako, and kaya bumili ako. If I'm not mistaken, this is around 200 pesos na. So, binili ko to. And then, noong nakaraan, pumunta po ako ng Trinoma, and napadala ako sa pop culture. And bumili po ako nitong RMK Whitening Deodorant. So, I know you guys have already seen this. Ito yung product ni Sis Maki Ducky dito sa YouTube. So, bumili ako because, guys, wala pa akong nakikitang review about this product na negative. As in, all are positive reviews. And hindi ko alam if nasabi ko na to do sa Glutacy video ko, pero meron pong maitim na nakaraan ng aking mga kilikil. So, ayun.
I definitely have to try this one because sabi nila, effective daw talaga to. And ayun, ang maliit nito is parang nasa 180 ata. So, ang binili ko is yung 120ml. And guys, feeling ko mas mahal sa physical store. Mas mura online. Pero sabi ko, sige na, ayoko na mag-antay. So, bumili ako sa Pretty Angel Shop and I got this for 320 pesos. So far, it's good. I'm liking it. And feeling ko tuloy, ibibigay ko to sa mom ko. Kasi I am going to do a review on this. I'm going to use it for good 1 month. Let's see if like, magkakaroon ng change or anything. Pero definitely, with a few days na ginagamit ko siya, I have seen already changes. So, let's see. After 1 month, if mapapatunayan nga ba, mapapalinaw niya ang aking maitim na nakaraan. So, ayun. Next items that I got naman are for my face. And, yun nga, as I mentioned earlier, nito mga nakaraan, sobrang dami kong pimples na namang lumalabas. It's because feeling ko yung current lifestyle ko, napapadalas na naman yung pagpuyat ko. I decided to go back to Pond's. This is the Pond's Acne Clear Facial Foam. And this is how it looks like. And this is for 89 pesos. And so far, I am liking it. Napapabilis niya yung pag-heal or pag... ang tawag doon? Yung pagkatuyo ng pimples ko. So, ayan, I got this and 89 pesos lang siya. And I believe it would last me around 1 month. Kasi medyo matipid lang naman akong gumamit. Pea size lang lagi. So, ito, bumili ako nito. And then, I also bought myself for my face. Itong Celetic Acne Solutions Oil Control Toner. And this is how it looks like. And let me just open it. Ito po siya sa personal. Ito yung itsura ng kanyang bottle. And nakuha ko to for 121 pesos. And ang gusto ko dito is that I've tried it for a few days and I've noticed na hindi siya ganun ka stinging sa face. I mean, parang wala ka lang nilagay sa face mo. Very natural siya. And ang napansin ko is parang na-smoothen out niya yung face ko. Pag katapos ko siyang gamitin, sobrang light niya lang and sobrang ganda niya sa face. So, ayun, sabi ko, sobrang worth it ng pagbili ko dito. Guys, itong nakaraan kasi parang I realized na medyo sobrang dami ko nilalagay sa face ko. Na parang, nagugula na siguro yung mukha ko. If like, Grace, ano ba talaga? Anong lalagay mo sa mukha mo? Kasi, ang dami ko talaga product na ginagamit sa face ko. And if you have like, watch yung aking mga past reviews, I've told you na usually talaga, every 1 month or 2 months, nagpapalit ako ng product sa face ko. Pero this time, I am planning to stick to one skin regimen or one skincare routine. So if you guys want to see an updated skincare routine, definitely I will do it for you. Pero this time, I am planning to use one moisturizer day and night. And it's this one, it's the Human Nature 100% Natural Sunflower Beauty Oil. And this is how it looks like. And I've read a lot of positive reviews about it and wala pa rin talaga akong nakita negative review. So sabi ko, this is worth trying. Ang ayoko lang dito sa Human Nature is that sobrang hirap niyang hanapin. Sobrang selected stores lang yung meron sa kanya. Wala siya sa SM. Nabili ko pa to sa Robinson's Memorial, guys. And nga pala, hindi ko nasabi. Bili ko sa kanya is 300 pesos. And so far, my skin is loving my new skincare regimen. So, I'm really thankful for that. So, ayun. This one, I really recommend you guys try it. I bought myself, again, guys, the Skinmade Shark Oil. Kasi nga, as I have said, again, kanina, medyo dumadami yung pimples ko. So, I needed something that could dry up my pimples fast. Pero, minsan ko lang itong gamitin kasi nga, malakas siyang makapagpa-balat ng skin or nakapag-micro-peeling. So, hindi ko siya magamit kapag alam kong gagamit ako ng makeup kinabukasan. Kasi sobrang kita talaga siya sa face kapag ito yung ginamit mo. Sobrang kita na nag-peel yung mukha mo. So, minsan ko lang siyang gamitin, like weekend. Next naman na binili ko is for my body. And guys, pumili ako na Bello Intensive Whitening Body Cream plus itong Kojic, itong Bello Intensive Whitening Soap Strips. And this is how it looks like. So, guys, ito yung aking parang trusted and favorite
whitening lotion kasi tested ko itong effective to with any other soap na gamitin mo sa kanya, whether it's top gel, whether it's with Bello Kojic soap, or kahit ano pa man, nag-e-effect siya and nakaka-whiten siya. So, hindi siya maarte na, oy, doon lang ako sa ka-partner kong soap gagana. Hindi siya ganon. So, okay na okay siya. And, binili ko siya, parang feeling ko pang-apat ko na to. And ever since, hindi na ako nagpalit ng whitening lotion. Kasi nga, effective siya kahit anong whitening soap yung i-partner mo sa kanya. So, this is for 199 pesos. And also, I bought myself the Bello Intensive Whitening Soap Strips. And I got this for 120 pesos. And feeling ko, guys, is mas makakatipid kayo if like itong bibilihin nyo kesa yung Bello na beauty bar. Pero dalawa lang sila, plus ang liit pa, and it's 78 pesos. So, ito yung itsura nyo, guys. Feeling ko lang naman ha, mas makakatipid kayo if ito yung bibilhin niyo. I've been using the top gel soap for months already, so parang feeling ko I need to change up my soap na. Although it's effective, it might come to the point wherein hindi na siya effective because nasanay na yung skin ko sa kanya. So I need to change up my soap. So I decided to go back dito because I've tried and tested na yung Bello soaps and okay siya. So, pa-partner ko silang dalawa and hopefully okay pa rin sila because I know, tried and tested ko na maganda sila. That's it! That's it for this haul video. I hope you guys enjoyed watching and if you do like this video and this type of video, please comment down below. Give this video a thumbs up and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Bye-bye!